morning sa ating lahat. Tuturuan ko ka ngayon kung paano kumita ng less than 1,000 sa isang spot trading lang. Ito po ay live po tayo. Papakita ko lang po sa inyo kung paano ako nag-set kagabi ng price na mababa. Tapos ngayon is mataas na po ang price. Iko-compute natin kung magkano yung kinita ko. Start na po tayo. Open na po natin ang ating Binance. Yan. Pag open mo kasi ng Binance apps mo, kailangan mo rin mag-login. Ituro ko na rin pag-login. Kung cellphone po itong gamit natin, punta po tayo dito sa pinakailalim, yung home, market, trade, futures at saka wallet. Click mo lang po yung wallet. Tapos yung login. Magla-login na tayo dahil may account na tayo. Login po ang gagamitin natin. Pag wala pa tayong account, click natin yung register. Yan ang walang account, register. Since mayroon na tayong account, login na tayo. Ayan. E-enter natin yung email na ginamit natin nung nag-register tayo. Yan, yung email ko. Since naka-save na dito sa cellphone ko yung email at saka password, yan po, nag-automatic na po siya. Yan. Ganun po gagawin nyo, isi-save nyo na lang dito sa cellphone nyo para hindi po kayo palaging nagta-type. O ito, i-click na po natin itong arrow dito sa baba. Parang considered as okay na po ito. Enter key po yung katumbas po ng enter key. Yan. Security verification. I-slide mo lang po ito. Yun. Ipapantay mo lang doon sa puzzle. Ayan. O, ang susunod, code will be sent to 0956. Ibig sabihin, doon sa registration mo, nag-set ka po ng, naglagay ka ng cellphone number. Doon, yun po yun, doon po magpapadala ng code. Kailangan mo din pong i-click tong send code. Click natin, send code. Yan, may pa po siya. Papasok na po doon sa cellphone mo. Tingnan natin. Check ko yung isang cellphone ko kasi doon ko po, yun po kasi yung gamit ko, yung sa isang cellphone ko. Yung Binance, makikita po natin doon. Binance, hintayin po natin. Minsan matagal po kasi yan. Lalo kung hindi mo ginagamit yung Binance mo, medyo matagal siya mag-send yung verification. Hintay-hintay lang tayo habang naghihintay po tayo. Bibigyan ko lang po kayo ng mga tips kung paano po kumita ng less than. Oy, pumasok na po. O, balik muna tayo. O, yung codes natin, habulin po natin. 792407. Yan. Click po na yung submit. Yun. Buti na habol natin. Diba, ilang seconds na lang yung countdown. May countdown po yun. Mga 60 seconds lang po yun. Kailangan mabilis po. Mabilis po ang kamay nyo para hindi naman ulit kayo magre-resent. O, kasi ma-expired po yun. Ayan. Una sa lahat, ang tinitrade po natin is DAR / USDT. Karugtong po ito ng unang video natin. Yung unang video natin kasi sobrang haba. Kaya gumawa po ako ng short video na mas mabilis at mas maraming information na kayong makukuha. Ayan. Ayan. Ipapakita ko lang po sa inyo kung ano po yung binay ko kagabi. Magkano binay ko kagabi? Paano ulit natin i-check? Punta po tayo dito sa bandang baba sa open orders, kahilera, yung nakikita nyo po yung parang frame dito sa kanan. I-click nyo lang po ito. Yan. Tapos, diba naituro ko doon sa last video ko yung gamit po ng open orders, order history, at saka trade. O, ulitin na lang natin. Baka hindi nyo pa napanood. Open orders, yan po yung mga sinet mo or binay mo na hindi pa siya nai-hit. O, yung order history, yan po yung mga na-set
yung successful na sell at saka na buy mo, at the same time kasama na rin po yan yung cancel. Tingnan niyo po, canceled. Explain natin mamaya yung cancel. Yung trade history naman, yan naman po yung successful na na-buy mo at na-sell mo. Ito na yung pag-uusapan natin. Focus muna tayo doon sa isang na-set ko kagabi, mga anong oras, makikita natin dito. Nag-set ako ng dito, slide natin sa baba. Yan po, nung kulay red cell. Nag-set po ako ng 32. Dati na, wait lang ha. Hindi. Ang sinet natin na buy is, hindi ko makita, nasa taas yata. Nag-buy tayo ng 3.0. Ipapakita ko lang sa inyo. Yung 3.0. Yan po, yan. Ito po, yung portion na to. Ito, yan. Yung, ito to, yan. Yung nasa taas ha. Yung nasa taas, oh. Yan, oh. 0.3. Nag-set po tayo ng 0.3 noong kahapon ng alas 4. Ito, 4.05. Mga alas 4 pa yan. Nag-set na tayo ng 0.3. Ibig sabihin kahapon yan, ha? Kahapon. Kahapon, ang date natin kahapon is 21 na. 21 ba? 21. 21. Ano ba ang date natin ngayon? Check lang natin sa kalendaryo. Baka magkamali po tayo. Check lang natin. Wait. 21 pala na iset ko nung mga bandang... ito pala. Nag-set ako ng bandang... Alas 3 pala. Iko-correct ko lang po. Ha? Ito, tingnan niyo po. Ha? Yung bandang taas. Ha? 0.3, nag-set po ako ng bandang 15:03, ibig sabihin alas 3 yun. Military time po ang ginagamit natin dito sa ating trading platform. Military time po. Ibig sabihin 12 hours plus 3, 15, kaya alas 3 ng hapon kahapon. Yan na po. Nakita nyo na po, ha? Alamin naman natin kailan siya yung, you know, buy, ha? Na-buy ko, ha? Tapos kailan siya na-sell? Hanapin natin, ha? Hanapin natin. Wait lang. Slide lang natin. Naglolo ko yung internet natin. Yan. Nabay natin, di ba? Ngayon, kailangan na natin i-sell online para makita nyo kung magkano yung instant nakita ko sa trading. Back na tayo. Back, yan. Kanina yan, ito po, live po ito. Tignan nyo po, gumagalaw po yung price. Ang price po natin ngayon ng DAR is 0.3208. Yan. Kanina po yan is 400. Yan. Intayin natin mag 300. Check natin, ha. Paano isiset yan? Since nakapag-set na ako ng ito, yung sinet ko, bandang baba, tignan nyo po, yung limit slash sell, DAR, is 0.3400. Naset ko na siya kanina. Kasi gusto kong kumita ng 1,000. Since demo natin to, okay lang kahit kumita ako ng less than 1,000, okay lang po siya. Ito po. Pero kung canceled muna natin, paano ba mag-cancel? Ito, makikita nyo po yung sa portion na dito. Taas po natin para makita nyo po. Yan po yun, no? DAR USDT price 0.3400. Ito yung cancel. Itong cancel, huwag yung canceled all. Ito, pag mamaya makancel nyo yun. Ito, so yung canceled lang dito sa baba. Yung isa lang yun na yung mismo dito para lang dito sa 0.3400. I-cancel po natin. Papalitan natin para ma-hit na, para makita nyo na po kung magkano kinita ko. Or nakita nyo po, ordered cancel. Ayan, ordered cancelled na po siya. Bumaba na tuloy.
O yan, iseset na natin siya ng 200, yan, 255. Ayan, 255. O, 55. Lagay natin 255 na lang para ma-hit na siya. O, yan, 300 na lang. Intayin natin ma-hit kasi malapit-lapit naman siya. O, pupunta ka ngayon doon sa cell. Click mo yung cell. Pupunta po din yun. O, yan, dyan mo isiset ulit kasi kinanceled mo siya. O, yan, iseset natin ng 300. O, para makita nyo lang kung magkano ba talaga yung kinita ko. 300 o 297, malapit-lapit na yan. O, tapos, i-click mo yung 25, 50, yan, pwede pa natin palitan, 330 na. O, di, lagay na natin, 330. Yan, 330, para ma-hit na lang. O, yan, yan po. Yan, paano mo malalaman yung puhunan mo? Ipalitan mo muna to. Sample lang ha. Puhunan natin kanina ito. Yan ang puhunan natin. 11, ang total USDT is 11,7870. O, diba ibebenta natin ngayon ng 30,300. O, sabihin na natin 300. 30,300. O, yan. O, lumampas pa nga. O, 310 na lang yung dulo. 310. O, sayang naman. O, yan. Tapos, ikiklik mo yung 25, 50, 75, 100. O yan, 1178 minus 1190. O, compute natin ha. O, 1190, kumita tayo ng $12. O yan, ikiklik ko na ha. Pag na-set mo na yan, na-compute mo na, kailangan i-check mo ha. O yan, i-check na natin, ikiklik na natin para ma-hit na siya. O yan, i-click natin ha. Bumaba siya ulit. I-click natin yung sell. Sell. Ayan. Kaya lang bumaba siya. Kaya hindi po na-hit yung 0.30110. O, wait lang natin. Saglit. Oo, baka aakyat ulit yan. O, ganun po yung trading para alam nyo. Kaya lang, kailangan mabilis lang kayo. O, mabilis lang. Mabilis dapat yung galaw ng kamay nyo para hindi kayo malampasan ng price. O, ganyan. Bumaba na naman siya. 0.30245. O, yan. Pwede ulit kung i-cancel. O, sige, kakancel natin ulit. Pwede mag-cancel ulit. O, pwede naman pa ulit-ulit na cancel. O, dito, cancel natin ulit yung 0.30. Oo. Palitan natin para ma-hit na, para makita niyo na po, para ma-stop na po natin yung video kasi hahaba po yung video natin kung hihintayin natin na dumating yung ganito, yung 0.30. O, cancel ulit natin. O, papalitan natin ng, para matuto po kayo mag-cancel. Di ba, babalik ulit yun sa sell portion kasi kinancel mo eh. Kasi ano ba ang kinancel mo? Sell. O, pag kinancel mo i-sell, syempre babalik doon sa sell. Kung buy naman ang kinancel mo, babalik naman dito sa USDT mo. Since ang kinancel natin i-sell, automatic, babalik lang siya dito. Tignan mo, available is 3,928.197. O, tingnan natin ha. Ipapalitan na natin. Palitan natin ng 300 para sure na tayong ma-hit na siya. O, 30, 300. O, tapos, click mo lang itong 25, 50. Yan. Yan. O, yan. Diba? Magkano ulit? 11.78 yung puhunan natin. 11.90. O, click natin ulit itong sell. Yan. Hintayin lang natin. Bumaba na naman siya kanina kasi. Ayan. Malapit na. Malapit na po siya. Hintayin natin. Habang naghihintay tayo, 287. Para makita nyo siya. Para ma-appreciate nyo po yung ating video, pinipresent po natin ng maayos. Ayan. Habang naghihintay tayo, check natin kung pwede pa natin i-adjust or hindi na para lang maipakita ko sa inyo kung ano po yung kinita natin. O, hintayin po natin na maging 0.30300. O, habang naghihintay tayo, yan po, makikita natin dito sa bandang gilid yung price po
Dito, oh, dito natin sa graph. Oh, habang naghihintay tayo, tingin muna tayo dito sa graph. Nasa taas po, oh, yung dalawang candles na magkatabi. Tingnan natin kung ano ba nangyayari. Ayan, tingnan natin. Ayan. Yan pala yung nangyari kagabi. Oh, tingnan mo ha. Nakaset po yung aking bar sa 1 hour. Oh, 1 hour po. O, oh, ibig sabihin, ang presyo pala natin kagabi is 0.033672, no? O, oh, di ba yung huling video natin, eh, tinuro natin yung ilang graph. Yung graph na yan, line graph na yan, nakakapag-produce yan ng bawat oras. Kasi ang pinili natin is yung 1 hour. Ibig sabihin, isang graph, magkakaroon ka ng isang line na ganyan. Whether pababa ka or pataas ka. Basta, po siya. Basta po, kung anong pinili nyo. Kung pinili nyo po is, pinili nyo ay 1 minute. O, pansinin nyo ha. 1 minute ang pinili natin ha. O, di ba mayroon tayong sa dulo. Mayroon isang red na mahaba. Tapos may isang green. Tingnan natin ha. Magpuproduce ulit iyan ng isang bar. Kasi ang pinili natin is 1 minute. Yung 1 minute po is small m po ha. Kasi dalawa po yan. Mayroon pong 1M na 1 month po yon, yung malaki. Yan po yung 1 month. Ha? O papalitan natin ng 1M na maliit. Yan. O yan. O wait natin para lang matutunan nyo kung paano ba yon. O yan. O, nakita nyo po? Gumalaw. O ibig sabihin, nakalipas na po ng isang minuto. O yan. Tingnan natin ulit. Di ba may red doon na gumagalaw sa 30.052. O yan, tingnan nyo. O, mag-wait ulit tayo ng 1 minute para lang ma-experience nyo. Di ba green ang lumabas? Ibig sabihin, tingin po kayo sa bandang kanan po ha. Ibig sabihin, umakyat yung presyo niya. Pag green, paakyat siya. Pag red, pababa po siya. O yan, habang naghihintay tayo na, na lumabas yung another line graph, bar graph, man yan ang tawag yan, ay ipansinin nyo muna dito sa baba, yung pinakamababa ditong may line na green habang naghihintay tayo para malaman nyo na bakit meron ditong line na green. O yun dito. O. Tapos may nakalagay, o yun, pansin nyo po, nagkaroon ulit, nagkaroon ng tumaas po, tumaas. Ibig sabihin, dumami po yung tumaas yung green. O, tinan po natin yung price na sa taas, 0.3275. O yan. Yan, bumaba na naman siya. Ganun po ang trading. Kaya kailangan dapat, yan, nag-produce ulit siya ng bar. O yan. O yan, o. Tingnan mo, dalawa na yung green na magkatabi. Ibig sabihin, mga dalawang minuto na nakakalipas. Kasi di ba isang line graph, 1 minute. Kasi nakaset po ng 1 minute yung ating graph. Ayan, balik na po tayo. Paano bumalik doon sa trading natin kanina? I-click mo lang itong buy. Ayan, i-click mo lang itong buy. O, malapit na o. Tingnan mo o. Pansinin mo, nakatutok po yung, ano ba yan, kulay orange. May arrow siya doon sa, you know, 0.3300. Kanino pa yon? Sa'yo yon. Ibig sabihin, kung ikaw ang nagtitrade, sa'yo mismo yon yung nakatutok na yun. Yun, malapit na. Ayun, na-hit na. O yun, napakaganda nito. I-experience nyo yung sinasabi kong partial hit. Yan o, nakita nyo po doon sa bandang baba, meron po doon 3%. Ibig sabihin, na-hit yung 3% pa lang noong 0.3300 natin o hintayin natin. Oo, ibig sabihin sobrang laki pala yung ating 0.30. O, tingnan mo naman yung amount doon sa taas. O, huwag kang malito. Sa taas. Ibig sabihin, portion pa lang ang nahihit sa atin. O, hintay-hintay lang tayo para matutunan nyo siya kung paano ba siya. Paano ba siya may hit ng lahat. Kasi, umabot nga siya sa 0.30, 300. Kaya lang, dahil sa sobrang laki, hindi niya nakayanan. Kaya, tapos bumaba yung price,
Pero kung ang price natin is 0.3301 na yung nandito sa price and price, makakain niya na lahat yon. O yun, na-hit na. O yan, i-stop na natin yung video, i-compute na natin. Sayang o, 0.3344. O, pero wag na tayong manghinayang doon. I-compute na lang natin magkano yung kinita natin para ma-stop na po natin yung video. Ito po, o, balikan po natin dito sa open orders, yung bandang kanan, ito po yung pinipindot, yung parang frame. O, punta na tayo doon. O, click natin. Ayan, o, tumaas pa nga eh. Sayang, o. For demo, yan. O, ayan mo na. Demo purposes lang naman to. Ayan, kumita na tayo ng... Yan po, o. Ipapakita ko lang sa inyo. Spot po tayo. Trade history. Yan, o. Kumita tayo. 0.3004. Magkano kinita natin? Kanina kasi ang presyo is kinumpute natin sa USDT is ang puhunan natin ay 11.78. Tapos ang na-sell natin is 11.90. Ima-minus natin 'yon. 11.90 to 11.78, $12. O pwede na 'yon. 'Di ba? Pwede na 'yung $12. Magkano ang dollars natin ngayon? O 56 o times natin. 56 times 12. 56, compute ko lang po sa calculator ko, times 12. Wow, 672. Ayan, 672 po ang kinita natin. Pero may mga gas fee po yan. O, ito po ha. O, para hindi po umabay yung video natin, bigyan ko na lang kayo ng sample. Ang gas fee niyan, i-compute mo yung, tingnan mo dito sa cell, yung P. Dito price field P USDT, i-compute na natin 0.2221 since maraming hit siya, i-add mo siya ngayon. Ayan. Ito naman yung pangalawa, yung P 0.2577. At tapos yung P ng pangatlo is USDT 0.193. Oh. Tapos yung pang-apat 0.479. Tapos yung panglima, 0.039. O, kukompute ko na lang dito para magkaroon kayo ng idea magkano ba yung naging gas fee nung ating transaction. O, i-add ko lang po dito habang naghihintay tayo. Saglit lang po. O, i-add ko lang siya sa aking calculator para malaman po natin kung magkano ang gas fee. Para malaman natin kung magkano po ang ating magkano po yung net na kinita natin. Oo. Dapat alam din natin yung net kasi para alam natin kung gaano kalaki yung kinita, yung naging gas fee natin. Oh, wait lang po, patapos na po tayo. Oo. Yan. Ang base dun sa computation dito is 1.89 USDT. O, ibig sabihin, yung nag-sell ka, may gas fee ka. Balikan natin, nag-buy tayo kanina, may gas fee din yun. Ito times 2 muna lang siya. O, 1.189 times 2. O, yan. O, kaya 2.378. Sulat nyo na lang para mamaya ma-appreciate nyo. Ito times ko nyo na po siya. Times 56 ang dollar natin ngayon. 2.378 times 56 equals 133 pesos and 16 pesos. Ilalis natin doon sa kinita nating $12, 'di ba? Ang $12 kasi 12 times 56 is 672. Kaya 672 less 133.16. Yan, kumita tayo ng 538.84. O yan, ikakat na natin yung video para hindi po kayo mainit. Yan po. Yan po. Yung kinita natin, yan po. Balikan po natin uli yung trading natin. O, kung sinet natin kanina ng 400, mas malaki sana kinita natin. Pero okay lang. Okay, tapos na po tayo. Bumalik na po yung pera natin sa USDT. Tingnan nyo po ha. Dito ha, sa buy, click yung buy. And dito sa baba. Dito yung ABL available. 11.89.57. Yan na po yung
USDT natin. Kasi kumita tayo, ang original po na USDT natin is 1178. Oh, di ba? Bakit naging 1189 lang siya? Kasi may gas fee siya. Nabawas na po yung gas fee. Ngayon, tuturuan ko ulit kayo mag-set ng mababa bago natin i-stop yung video. O yan, isiset na natin ulit yung mababa. Paano ba mag-set ng mababa? Sito, yan. Punta ka dito sa set, yung up, ilang lines ba yan? Mula sa buy, may limit, dalawang isang box, number 2 box, ito po yung amount ng USDT na iyong isiset na ibebenta, yung amount ng DAR, ito po yung lalabas, automatic po yan. Tapos yung percentage po, kung ilan po yung sa available na USDT mo ang ibebenta mo. Ito mag-automatic lang po din yung total USDT kung i-all mo siya. O yan, set na natin. Sayang, oh, 500 sana. Oh. 600, oh. Hindi, ang laki sana ang kinita natin. Maging times 2 sana yan. Okay lang, for demo purposes lang naman. O yan, 30. Ang gusto ko ay set ko ulit siya sa 30,000. O yan. Di i-all ko na siya. 25. Yan na. Yan ang naging puhunan mo. Kung mas maganda, kung ilista mo na itong puhunan mo or screenshot mo yung 1189.57 para pag na-sell mo mamaya, pag bumalik ulit, malalaman mo na ulit kung magkano yung actual nakita mo. Para hindi ka na magkukompute ng gaspi. O yan, sayang, oh, 600, no? Yan, okay lang yan. Set na natin. Hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat po.